Welcome back po guys dito sa aking channel. Sa araw na ito, ang share ko naman, gagawa tayo ng chocolate cheesecake na hindi tayo gagamit ng oven. Hindi natin siya ibe-bake, pero ibe-bake lang natin yung crust para may konti siyang crispiness. Umpisa na po natin. Ihanda na natin yung ating mga gagamitin. Let's do this. Chop chop. Paggawa ng cheesecake mga kapudis, gagamit po tayo ng round cake pan. Ang gamit ko po yung 10 inch lang. So nakikita nyo po, nakabalot na rin siya ng ng parchment paper para po pag binake natin yung cheesecake dyan, madali po siyang tanggalin at saka hindi po siya didikit dun sa may ating ring. So gagamit tayo ng chocolate Oreo. Marami tayong mabibili niyan. Napakarami niyan. Makakabili kayo niyan sa mga grocery. So ilagay niyo lang po siya sa C-block. Tapos durugin niyo lang po siya. At meron din kayong mabibili na yung durug na. At kung sa mga grocery, may makikita rin kayong mga gawa na dyan na nakahulma na. Pero itong gagawin natin is tayo na yung mga smoke magdudurog para makatipid tayo. So ayan, durugin lang natin siya ng rolling pin. Basta yung mabigat lang na bagay, pwede rin kamay. Mas maigi itong rolling pin na ating ginagamit. Talagang madudurog nyo siya. So pagkatapos natin yan durugin, lalagyan natin yan ng butter. Tapos yan yung i-assemble natin dun sa plate pan natin. Yan yung magsisilbing crust niya. Pagkatapos natin madurog ang ating Oreo, meron na rin akong naka-melt na butter. So lagyan lamang natin siya, tapos halu-haluin natin. Sa paglagay ng melted na butter, pagkahalo natin yan sa ating Oreo, yung huwag masyadong basa yung pagka-mix niya para hindi siya magtubig o kaya magbasa. Kailangan ma-rich natin yung crispy. So halu-haluin lang natin siya. Huwag din tayong kulang sa butter kasi pagka hiniwa natin yung cheesecake, handa na yung ating molder. Yung crust niya sa gilid. So, i-assemble lang natin lang siya. Ilalagay natin yung crust na gagamitin natin. Yung Oreo na ating dinurog. Ipapats lang natin siya. Ipapanday natin siya hanggang sa gilid. Yan yung magsisilbing base niya. Yan yung magsisilbing pagkain mo sa cheesecake, yung crispy. So yan yung chocolate crust niya. Di bali itong hulmahan guys, pwede kayong makabili niya. No? Kaya pwede rin kayong... Ilagay na natin siya sa oven ng mga ilang minuto at babalikan natin yan mamaya. Ngayon naman, gumawa na tayo ng cheesecake batter. So gagamit tayo ng vanilla, tapos gagamit din tayo ng gelatin. Siyempre dahil hindi tayo gagamit oven, gelatin ang gagamitin natin. So ito yung Philadelphia cream cheese na ating gagamitin. Tapos gagamit din tayo ng powder icing sugar. So ihalo na natin sa ating bowl. Ilagay na natin yung cheesecake. Tapos paandarin lang natin yung ating hand mixer. So dalawang cheesecake ang ating gagawin, yung cream cheese. Dalawang pakete. So marami-rami na yan. Marami na makakakain yan.
Pagkatapos natin mabit yung ating cream cheese butter, ngayon naman maglagay tayo sa isang bowl ng heavy cream. Gagamit din tayo niyan. So ibit lang natin siya hanggang maging fluffy siya. Pagkatapos natin mabit yan, dun sa ating cream cheese butter, ipopold po natin yan kasama nung gelatin. So ito na po yung ating whipped cream. Fluffy na siya. So ngayon naman, i-combine natin yan dun sa ating cream cheese. Kayusin lang natin siya, sayang yung mga sumasabit-sabit sa ating mixer. Maglalagay rin tayo kapudis ng mga dinurog na Oreo doon sa ating mixture para mag-flavor siya, tapos magiging ano yan, yung kulay-kulay niya may itim-itim. Para pag tinignan mo siya, pagkahiwa mo, merong puti, tapos medyo dark, tapos yun, kasi dahil nga doon sa ating Oreo na kinrambol o kaya dinurog. Ngayon naman, isali na natin yung ating mixture dun sa ating pan sa may crust niya. So ipantay lang natin siya, saktong-sakto siya, i-flat natin. Tapos ilalagyan natin niya ng mga Oreo sa ibabaw, na pang-garnish. Tapos papalamigin nyo lang po yan sa freezer. Mga 2 oras, 3 oras, pwede na yan. Pagkatumigas na yan, pwede nyo nang hatiin. Cake na siya. So nakatipid kayo, hindi na kayo gagamit ng oven. So ito yung itsura niya, at lalagyan na natin siya ng mga topping sa ibabaw at palalamigin natin. Ganun lang po siya kasimple. At diba, napakadali. Napakadali at mabilis gawin sa inyong mga bahay. Masarap na panghimagas. At ang bukod pa doon ay hindi tayo gumamit ng oven. Pagkahalo-halo mo lang ng lahat ng mga ingredients, ilagay mo lang sa inyong rep, tapos titigas na. Panghimagas na yan. So sana'y nakatulong ang video na ito, at magkita tayong muli sa mga susunod ko pang mga video recipe. At sa mga bago dyan sa aking channel na padaan, huwag po natin kalimutan ang i-hit ang likes at saka mag-subscribe na rin. At sana'y magkita tayong muli. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa aking munting channel. Kahit anong mga toppings pwede nyo pong ilagay, katulad nito, gagamit tayo ng chocolate na may flavor sa loob. Yan yung mga pang-garnish, yan yung magsisilbing maganda o kaya yung magiging colorful design sa inyong mga cheesecake.